stands by me. When the earth all around me is sinking sand, on Christ the solid rock I stand. When I need a shelter, when I need a friend, I go to the rock. First stanza. Where do I go when there's no one else to turn to? Who do I talk to when no one wants to listen? Who do I lean on when there's no foundation stable? I go to the rock, I know he's able. I go to the rock. Hallelujah, he's the rock. I go to the rock of my salvation. I go to the stone that the builders rejected. Run into the mountain and the mountain stand by me. When the earth all around me is sinking sand, on Christ the solid rock I stand. When I need a shelter, when I need a friend, I go to the rock. I go to the rock, hallelujah, Lord. I go to the rock of my salvation. I go to the stone that the builders rejected. Run into the mountain and the mountain stands by me. When the earth all around me is sinking sand, in Christ the solid rock I stand. When I need a shelter, when I need a friend, I go to the rock. When the earth all around me is sinking sand, on Christ the solid rock I stand. When I need a shelter, when I need a friend, I go to the rock. When I need a shelter, when I need a friend, I go to the rock. Hallelujah. Amen. There's no stable in this word but the Lord Jesus Christ and in his word. Hallelujah. Praise the Lord God. Hallelujah. Are we doing nothing? I want what you want. Praise the Lord God. Yes, Lord Jesus. We want what you want, Lord, in our lives, Lord. Amen. I want what you want for me, dear Lord. Whatever, for I know that you know what's best, my Lord. I want what you want for me. I want what you want for me. Misampa, I want what you want. Hallelujah, Lord. Oh, I want what you want for me, dear Lord. Whatever, wherever it may be, Lord God, hallelujah. For I know that you know what's best, my Lord. I want what you want for me. Amen. Hallelujah. Oh, I want what you want for me. I love you, my Lord, with all of my heart. You are my everything.
You're the reason I see. I love you, I love you, my Lord. Do you love him? Hallelujah. Oh, I love you, my Lord. Feel his sweet presence in this afternoon. Hallelujah. Amen, Lord. You are my everything. You're the reason I sing. I love you. I love you, my Lord. Bisa pa, awitin natin na may revelation sa atin. Sabihin natin sa Panginoon, oh, I love you, my Lord, with all of my heart. You are my everything. You're the reason I sing. I love you. I love you, my I love you, I love you, my Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa hapong ito. Tayo lahat ay makakaupo na po. Amen. Salamat sa kanyang presensya at patuloy tayo na pinupuno ng ating Panginoon. Praise the Lord. At ngayon naman po ay makakarinig po tayo ng mga awitin mula sa ating mga kapatid. Praise God. At minsan lang naman po ito, pwede po pagbigyan po natin. Tawagin ko po muna ang aking may bahay na Sister Beth para sa kanyang awitin sa Panginoon. Praise God. Palakpan muli natin ating Panginoon. Hallelujah. Hello. Sabi ko po sa hapon na kuwakanta kasi walang tao, pero nagkamali po ako, ang dami niyo po ngayon. Para po sa Panginoon. Jerusalem's Cry. To let you go, Father, I'll fight to
till all my breaches are mended. I'll not let you go, Father. I'll fight till all my breaches are mended. Bride of Christ, I know sometimes you lose your battle cry, but now in this cycle, watch all your mountains crumble. Mix the anointed word with faith, apply the blood, it's the only way your gates can be sanctified. As we feast on this bread and wine, no more room for sin. Resisting power flows from within, and we'll go marching with shoutings of victory as we headed to glory. So here I am, Lord, on my knees, asking for strength, just one touch from thee. How can I sing your song? No, Lord, down here in Babylon. But I'm gonna fight with sword in hand. The Lord God of hosts is in command. I'll not let you go, Father. I'll fight till all my breaches are mended. I'll not let you go, Father. I'll fight till all my breaches are mended. Bride of Christ, I know sometimes you lose your battle cry, but now in the cycle, watch all your mountains crumble. Mix the anointed word with faith. Apply the blood, it's the only way our gates can be fortified. As we feast on this bread and wine, no more room for sin. Resisting power flows from within, and we'll go marchings with shoutings of victory as we headed to glory. So here I am, Lord, on my knees, asking for strength, just one touch from thee. I cannot sing your song, no, Lord, down here in Babylon. But I'm gonna fight with sword in hand. The Lord God of hosts is in command. I'll not let you go, Father. I'll fight till all my breaches are mended. I'll not let you go, Father. I'll fight till all my breaches are mended. I'll not let you go, Father. I'll fight till all my breaches are mended. Amen. It's the Lord. Salamat po sa awiting yan. At ngayon naman po, itatawagin ko naman po sila Brother Arnel at ang kanyang mga kasama para sa isa pang awitin sa Panginoon. Praise the Lord. Palakpan muli natin ating Panginoon.
Hallelujah. Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your touch me now. I can't live without you. Feel like I'm true. You're the one who can restore me. So faithful and so true. Real happiness can only come from you. I'm reaching for your heart. Closer to you, I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Where can I ever be, oh you in spirit and in truth.
Amen. Praise the Lord God. At ngayon naman po ay tayo naman po ay babati sa ating mga bisita. Meron naman po sa hapong ito. Praise the Lord. So wala naman daw po. At tuloy na rin natin sa announcement po natin. Praise the Lord. Amen. So October 13, second Tuesday of October, meron pong Men's Department Overnight Fellowship. Ang topic po ay, what does the Bible say about involvement of Christians in politics? Amen. Sunod po ang October 24, sa Sabado po, Sabado po yan, 8 a.m. to 5 p.m., meron pong Youth Convention sa Overcomer Worship Center, Taytay Rizal. Ang tema po ay Focus, Praise God, sa Proverbs 29 verse 18. Amen. October 25, Sunday, Elders General Meeting. Ang ating po pag-uusapan ay Church Anniversary and Camp Meeting. General service po tayo sa umaga, sa October 25, pakitandaan na lang po mga kapatid. Amen. December 23 to 26, meron po tayong December Camp Meeting sa Emmaus Bible Camp, Malolos, Bulacan. Ang ating tema po ay Evolving in the Spirit. Amen. Prayer request. Pakisama po sa prayer ang defense namin this week na way maging successful po ang ipepresent naming thesis proposal. Gayun din po sa iba pang magpepresent. Maraming salamat po and God bless. From Brother Marlon. Amen. Sarama po natin sa panalangin ang lahat ng iyan. At tawagin ko po si Brother Nemi para po ipanalangin natin. Amen. So, batiin muna natin ating mga may birthday sa linggong ito. At katapos nun, tawagin ko po si Brother Nemi. Amen. Praise God. I will keep you from falling until joyfully stand blameless in my presence. Sa Jude 1:24. Amen. Sino po ang mga may birthday ngayon? Amen. Si ngayon po birthday po ni Sister Jose, Joshane, di maiwat. Praise God. Hallelujah. Pakpakan natin ang Panginoon. Amen. Si Brother Elijah Redondo, bukas po ay birthday niya po. Happy happy birthday po, Brother Elijah. Bless you si Sister Leia De La Cruz. Birthday niya po bukas din sa October 25. Ah, October 5 pala. 25. Sorry. Sister Leia, Sister Christine Mangelen. Praise God. Sa October 5 din po, Monday. Amen. So Lord, at susunod po, sa October 6 naman ay birthday po ni Sister Liza Bumanlag. Amen. God bless you, Sister. Amen. Brother Renante Catamora, sa Tuesday din po, ka-birthday po siya ni Sister Liza. Amen. Happy birthday, Brother Renante. Si Sister Lian Archibido. Amen. Magkaka-birthday po silang tatlo. Tatlo na po sila. Amen. So October 16, Sister Bernadette Nazareno. Praise God. Amen. Nag-birthday na October 6. At as kinabukasan naman po na October 7 ay birthday po ni Sister Sarah De Borja. Happy birthday, Sister Sarah. God bless. Amen. At ating po kapatid, si Brother Vic Rubena. Sa Wednesday din po yan, October 7. Praise God. Sister Glenda Bumanlag. Ating pong magiting na teacher sa Thursday, October 8 naman po. God bless you. Amen. Brother Manolito Mejia II ay birthday po sa October 8, Thursday. Amen. Tapakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Sa October 8 naman, Thursday din, Brother Gary Bebiro. Praise the Lord. Happy, happy birthday. Amen. At si Brother Rafael Lepalem sa Thursday po, October 8. Amen. Praise the Lord. Si Brother Mark L. June Saludes sa October 9 naman po, Friday. Happy, happy birthday. Praise God. At sa October 10 naman, Sabado naman po, ay si Sister Aldea Elise Sanyo. Happy, happy birthday. Praise the Lord. Happy birthday po sa inyong lahat from your family, Elect Bride Assembly. Praise God. Tawagin ko si Brother Nemi. God bless you, Brother Nemi. Tayo po'y mananalangin sa Panginoon. Aming Ama, narito po ang aming mga sarili. Una sa lahat, inaalay namin sa iyo ang aming mga buhay at sa mga oras na ito, Panginoon, ay pinararangalan ka namin, pinapupurihan ka namin. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, dinadakila ka namin ang iyong pangalang makapangyarihan. Katasasan, Lord Jesus Christ. Ikaw po ang tumawag sa bawat isa sa amin.
nagpatawad ng aming mga kasalanan at nagtubos ng aming mga kaluluwa. Nagpapasalamat kami sa araw na ito, Panginoon, sa mga nakaabot ng kanilang kaarawan na sila'y ligtas, Panginoon. Aming dinadalangin ay patuloy pang pagpapala, masaganang biyaya sa bawat isa. At ganun din naman, Panginoon, sa prayer request. Sa hapong ito, Ama, kami po ay nagsasama-sama dumadalangin sa kahilingan na ito ng aming kapatid. Ipagkaloob mo nawa at tugunin, Panginoon. Ganun din naman sa mga iba pang merong mga lihim na kailangan, Panginoon, sa oras na ito ay dinadalangin namin na hindi alis ang bawat isa na hindi natugunan ang kanilang mga pangailangan. At sa mga maghahandog ngayon ng kanilang pinagkakitaan, Ama, ikaw po ang Diyos na mapagbigay ng gantimpala. Gantimpalaan mo, Ama, ang mga magkakaloob at kanilang mahanap buhay, pagpapalain mo. At higit sa lahat, ang mensahe mo, Panginoon, sa gabing ito ay magmanipis sa aming buhay na kami, Panginoon, ay mabuhay na puspos ng banal mong Espiritu Santo, na kami ay makapaglingkod na malakas, malusog at tagumpay sa pamamagitan ng iyong pangalan, Lord Jesus Christ. Ito po ang lahat ng aming pasasalamat at dalangin sa makapangyarihan mong pangalan, Lord Jesus Christ. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat po at ating kapatid. At ngayon po, tawagin ko po sila Brother Arjan para po sa awitin sa Panginoon. At habang atin na rin pong hinuhudyatan ang ating pastor para po sa pangaral ng salita ng Panginoon sa hapong ito. Praise God. Kagalakan lang po namin umawit sa Panginoon. Pinagpala po kami sa awiting ito. Kaya nais lang po naming ibalik sa Kanya. To your presence, Lord, time after time I've come. Into the word I hear, you change and transform me. And Lord, my desire has turned heavenly. I am longing to be like you, your very own image, your own likeness, Lord, I want to stand. From perfect faith to perfect love, Lord, my soul is coming up, for this is the day and the hour of my translation. It's appeared to me, all I require, that you will do unto me. Oh Lord, I believe I'm coming to perfection. Who am I, dear Lord, that thou take knowledge of me? These Moabites themselves has truly found favor with thee. For Lord, you look beyond my faults, and you saw I was in need. The price of redemption you willingly paid to redeem me. From perfect faith to perfect love, Lord, my soul is coming up, for this is the day and the hour of my translation. Is it fear not to me? All I require, that you will do
unto me. Oh Lord, I believe I'm coming to perfection. Oh, cover me, dear Lord, with thy great love. For thou art my kinsman redeemer. You're the great and mighty one. Now I am a virtuous woman, and you're bright at your side. I've come into union with you, Lord. I've found full redemption. Oh, from perfect faith to perfect love, Lord, my soul is coming up. For this is the day and the hour of my translation. He said, fear not to me, all I require that you will do unto me. Oh Lord, I believe I'm coming to perfection. From perfect faith to perfect love, Lord, my soul is coming up. For this is the day and the hour of my translation. He said, fear not to me, all I require that you will do unto me. Oh Lord, I believe I'm coming to perfection. Oh Lord, I believe I'm coming to perfection. Oh Lord, I believe I'm coming to perfection. To God be the glory. Hallelujah. Do you believe you're coming to your perfection? Amen. Salamat sa Panginoon dahil hindi sa sarili nating lakas tayo ay na-perfect, kundi dahil sa kanyang salita na binigay sa atin. Praise God. So ngayon po lahat tayo ay tatayo muli habang po ating tinatawag ating pastor sa gabing ito. At alam ko na kayo po ay handa na. Handa na po ba kayo na makinig ng salita ng Panginoon sa gabing ito? Praise God. Handa na po ba kayo? Amen. Praise the Lord. So tayo lahat ay aawit muna bago natin tawagin ating pastor. Awitin natin yung I'm amazed habang ating tinatawag ating pastor sa hapong ito. Hallelujah, Lord. Oh, I'm amazed that you love me. I'm amazed how you care. To your precious blood I found pardon, and my sins are washed, they're all washed away. All my sins are washed away. Minsan pa, I'm amazed. Hallelujah. Oh, I'm amazed that you love me. God bless you. I'm amazed that you care. Through your precious blood I found pardon. Thank you, Father. And my sins are washed, they're all washed away. All my sins are washed away. Ako'y mangha sa pag-ibig mo. Ako'y mangha. Amen. Sa pag-ibig mo. Namamangha. Sa paglingap mo. Dahil sa dugo mo, ako'y lumaya. Thank you, Father. Nilinis na lubos, sala ko'y pinag
mo ang sala ko'y dinawi mo. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Tayong lahat tayo dumalangin. Ama namin, salamat sa kapangyarihan ng banal na dugo mo para, Lord, luminis at magpanatiling malinis. Sa gabi ito, kami may lakas ng loob na lumapit dahil alam namin na may dugo na patuloy na nagpapadalisay sa amin sa iyong harapan. Kung meron mo mga pagkukulang, pagkakamali, kasalanan man, Panginoon, sa tuwing aming itong ikukumpisal at ihingi ng tawad, ang dugo mo, Panginoon, ay nagtatrabaho at lahat ng dungis, lahat ng bahid, ay, Lord, inaalis nito kaagad, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, ang iglesia, Panginoon, sa dulo ng panahong ito, God, ay darating sa isang yugto na wala pong makikitang anumang bahid, walang dungis sa kanya. Maging isang sakdal na iglesia because of the blood. Hindi sa aming sariling pagsisikap, hindi sa aming, Lord, sariling kabanalan, kundi dahil sa ang dugo mo, Panginoon, ay nagkaroon ng sakdal na gawa sa aming buhay. At kami ay naging banal at sakdal sa iyong harapan. Lord, ikaw ay tumitingin sa pamamagitan ng dugo mo, Lord, sa madumi naming kulay pulang kasalanan. Pero ang sabi ng aming propeta, pag tumingin ka, Lord, sa pula, sa pamamagitan ng pula, ang makikita mo ay puti, Panginoon. At yung pong nakikita mo as you look, Lord, to the bride, through your blood, Lord, ang nakikita mo isang dalisay na iglesia. O God, na nangahawakan sa iyong salita na siyang, Panginoon, carrier ng dugo mo. Ang salita mo sa panahon, ang carrier ng dugo mo, Ama. At yung pong tinitignan mo, dadala namin sa aming puso, Lord. Hallelujah. Ano man ang aming pinanggalingan, ano man ang aming nakaraan, Lord, Lord, hindi mo na yung tinitignan. Ang tinitignan mo ay yung aming pagtanggap sa duguang salita sa panahong ito, Ama. Hallelujah. At kapag tumingin ka dun, ang nakikita mo ay ang dalisay, O God, na gawa mo sa pamamagitan ng sarili mong sakripisyo. We love you. Hey, just come again and, Lord, and just anoint your servant. Anoint the hearers also. At Lord, ang mensaheng ito, Ama, ay, Lord, inspired na, pinahiram mo na, binigyan mo na ng buhay. Kailangan na lang namin tanggapin, Panginoon. Marami sa amin, yun na lang ang kailangan gawin, tanggapin sa kanilang buhay. Nang sa ganun, Panginoon, ang bisa nito ay makita, Lord, at magkabunga, Panginoon, sa kanilang buhay. Sa iyo po lahat ng papuri, habang tinataas namin sa iyo ang lahat ng aming, Lord, mga pangailangan at ang gawain ito. At sa iba pang mga lugar, Lord, kung meron mang mga gawain na dinadaos sa mga sandaling ito, pagpalain mo po ang lahat para sa iyong kapurihan. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Mari tayong magsipo sandali. God bless you. Amen. Magbe-break po tayong muna sa pagtalakay natin sa buhay ni Moises. Kaya maganda rin po magkaroon ng break, ano? At kanina, nagturo po ako ng salvation dahil marami po mga bisita. At ngayon naman ay tatalakay ako na ibang paksa para ma-break ng konti ang ating pagtalakay sa buhay ni Moises. Tutuloy ko na lang po sa susunod na pagtayo ko. Pero bago ako magpatuloy, meron po ako natanggap na balita. Balita po na malungkot kasi isa pong ministro sa tawag dito sa Surigao ang binawian ng buhay dahil yung pong kanilang lugar na pinagfe-fellowshipan ay pinasok ng dalawang armadong lalaki at habang nakatayo siya sa pulpito ay binaril po siya doon. At yun ay kanyang ikinamatay. At ito po ang nakakagulat. Yung pong pastor na yun ay yung pastor na kinukwento ni Brother Joseph na Brother Alan na nag-asikaso sa kanya nung siya ay naroon kamakailan lang. Brother Alan na, amen, na nagsusundo sa kanya, nagpapakain at lahat siya po. Nakakagulat nga, kala ko kung sino lang pong Brother Alan, yung po pala. At naisip ko lang, hinihilingan po si Brother Joseph sana mag-extend eh. Pwede po sana kung si Brother Joseph nandun, siya ang pinatayo dun sa pulpito, baka siya po yung nabaril. Pero
ang buhay po ng bawat isa ay nasa kamay ni Lord. Maging ministro ka man, ang buhay mo nasa kamay pa rin ni Lord. At may mga bagay siya na pahintulutan, hindi mo maintindihan. Pero kung ikaw ay lingkod ni Lord, wala kang choice sa iyong paraan ng pag-alis. Diba? Kung gusto ni Lord na ikaw ay mamatay sa ganung paraan, subuit, ikaw ay lingkod ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong kalooban. But we just want to remember, amen, the family of Brother Alan. Anong apelido niya, Brother? Obsabia? Orsabia. Okay. Brother Orsabia. Isa pong anggulong tinitignan nila ay parang mistaken identity. Possibly daw ganun. Kasi joint fellowship po. At hindi po dun sa church niya nangyari. Hindi. Kundi sa isang church ng isa pang pastor, kung saan dinadaos po yung joint fellowship na yun ng regular. At meron daw pong dalawang lalaki, bago pa mangyari insidente, na nagsusurvey doon, umiikot at tinatanong yung pangalan ng isang pastor. Kalimutan ko na yung pangalan. Pero hindi po yung Pastor Alan. Yung pastor po nung church na pinagdausan ng joint fellowship. So, isa pong tinitignan, si Brother Bert po tumawag sa akin. Sabi niya, posibleng mistaken identity. Na nagtanong lang, saan yung church nung pastor na yun? Maaring yung pastor na yun ang target nila. Pero dahil sa joint fellowship, si Brother Alan po yung nakatuyo dun sa pulpito, hindi na nagtanong yung dalawa kung yan ba yung pastor na inahanap namin. Dahil siya yung nasa pulpito, inassume nila, siya yung nangangaral, siya yung pastor ng church. Posibleng mistaken identity, siya po ang nabarel. So, ang nakikita ko doon, oras na po ni Brother Alan. Pero malulahati po yun, ha? Namatay siya sa serbisyo. Namatay siya na nakatayo sa kanyang post of duty. Amen. Magamat masakit sa pamilya, sakit po sa may bahay, mga anak, may pinapag-aral siya mga anak. So ipag-pray po natin sila na samahan sila ni Lord sa mga panahong ito. Amen. At epekto po nito sa mga kasama nating church dun sa bandang yun ng Surigao ay hindi po basta. Okay, talaga nakakagulat po. So ipag-pray natin. Amen. Ay, hindi ko alam tuloy kung kababalikan po si Barry Joseph dun. Pero handa naman po mamatayan si Barry Joseph para kay Lord. Hindi yan natatakot. So, kung ililid tayo ni Lord, we'll still, amen, be sending. Sabi pa naman ni Pastor Alan, huli mag-iisip siya, bumalik ka agad, Brother Joseph. Siguro kung nakabalik siya agad, baka siya pinag-preach. So, but lahat ay nangyayari, amen, ayon sa kapahintulutan ng ating Panginoon. Okay, so remember po, pamilya ni Brother Alan ng Surigao. Amen. Kaya kayo mga diakono, bantayan nyo nung gusto nyo, mapintuan dito sa... Kung merong baguhan, eh, huwag niyo isipin na basta bisita lamang na gustong umatin. Lalo na pagka suspicious looking. Ha? Tungkulin niyo yan. Praise the Lord. Pero higit sa lahat, siyempre, pag-iingat ng Panginoon. Ating inaasahan. God bless you. Alright. Wala na ba ako nakalimutan? Wala na. Okay? Sa Book of Ruth, mapasahin natin ang chapter 1, verse 16. As we stand again, in honor of the word, amen. Good to see you again. Iba ng schedule natin. Ang bride ay nasa gabi na. At ang spirit ay sa umaga. Okay? Sadya pong mas marami sa umaga talaga. Mapagabi, mapabride o mapaspirit. No? Marami pa rin ito ngayon, pero mas marami pa rin yung kanina. Ayaw pumayag. Hindi. Ako ko nakakita. Ako nandito sa harapan eh. But, I believe it's working for the better na ating ginawang paghati, ano? Dahil nakita ko, pagamat marami tayo, ngayon po, parang mas pantay po yung pagkapanghapon ng bride, mas pantay. At, pero sa kabila nun, marami tayo sa umaga, sa hapon, marami pa rin pong upuan, pwede nating punuin sa pamagitan ng pag-i-invite sa mga mahal natin sa buhay. Okay? Kanina, meron na namang binautismo na isa. Katrabaho ni na Sister Lisa, Brother Romer, at dating Baptist. Hindi ko alam mo, nandito ba siya hanggang ngayon? Sister Isa? Dito ba? Umuwi na, okay. Kasi maghapon na yun, ano? Umatin pa ng Young People Service. Dati pong Baptist, active pa, missionero pa sa church, pero nung marinig ang message, ay nag-quicken ito at siya po yung nag-decide na magpa-bautismo sa tubig kanina umaga. At Merkules naman, Brother Nemi, ay yung kapatid ni Sister Cherise. Sister Cherise ang magpapabautismo. Nandito pa siya ngayon? Wala. Umuwi na rin. Si Sister Ashley ba yun? Wala siya. So magpapabautismo din siya sa Wednesday. Praise the Lord. Pwede bang palakpakan natin ating Panginoon sa kanyang tuloy na pagtawag? Amen.
So, wag tayo magsama. Marami pa tayong space. Mag-invite pa tayo. Manalangin pa. Amen. Dali natin sila dito. Ito ako makita ang pamilya ni Brother June. Simbahon. Ito ngayon. Wala lang si Brother June. Nandiyan ba? Bakit nakaupo kasi? Hindi ko nakikita eh. May hawak na bata. Welcome, praise the Lord. Alam mo naman natin na there was a time na bahagi po sila ng church natin. At tutuwa tayo na makasama sila ngayon. Amen. God bless you. Ruth chapter 1, verse 16. Parin yung simbahan. Yeah. And Ruth said, "Entreat me not to leave thee or to return from following after thee, for whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God, my God." Ang Diyos nawa magpala sa kanyang mga salita. Para tayo magsipo ngayong gabi. Sa Matthew chapter 13, ay nangusap ang Diyos ng isang parabola, at doon ay binanggit niya ang tungkol sa dalawang uri ng binhi na naitanim sa ibabaw ng lupa. At isa ay binhing mabuti na nasa katauhan ng mga trigo. At nandun naman yung mga panirang damo, okay, na itinanim ng kaaway. At kapwa sila tumubo. At nung makita ng mga lingkod ng Panginoon, ang mga mapanirang damo ay nagsilapit sila sa kanilang Panginoon. At sabi, di ba Panginoon ay mabuting binhi lang yung itinanim mo. Saan ang galing yung mga masasamang damo? Ba? Yung mga panirang damo. At ang sabi ng Panginoon, ang isang kaaway ang may gawa niyan. Okay? At ipaniliwanag niya na yung mga binhi ng masama na itinanim ng kaaway ay ang mga anak ng Diablo. Tama ba yon? At yung binhi na itinanim ng Panginoon na mabubuting binhi, mga trigo, ay ano, ang binhi ng kaharian. So makikita niyo dito na bagamat binhi ang representation ng mga anak ng Diyos, pero ang pinatutungkulan ay ang mga tao mismo. Di ba? Pero sa Luke naman, doon sa parable ng sower, yung binhi ay tinulad niya sa salita ng Diyos. Alright? So, ang application ng binhi ay dalawang klase po. Una, pwede mong i-apply yung binhi bilang ang salita ng Diyos. At sa isang banda naman, ay pwede mong i-apply bilang ang mga anak ng Diyos mismo. Kaya nga pwede natin sabihin, ikaw at ang binhi ay isa. Kung paano si Kristo at ang salita ay isa. Amen? So, tayo ay nobya. Okay? Pero tayo po ay ang mabuting binhi. Yung mabuting binhi na yun at ang mapanirang damo ay tumubo ng magkasama sa isang bukid, isang daigdig. Can you say amen? Nakinabang sa isang ulan, isang sikat ng araw. At sa loob ng maraming taon, libu-libong taon, magkatabis po silang nagmanifest ng kanilang mga katangian. Amen. At kung maalala nyo, gusto sanang kunin na kagad ng mga alipin ng Panginoon yung mga panirang damo. Ngunit siya'y binawala. Nasabi, hayaan mo muna. Hayaan mo silang tumubo kapwa hanggang sa dumating ang araw ng pag-aani. Bakit? Kasi sa araw ng pag-aani ay lubos nilang imamanifest ang kanilang mga katangian, lubos silang mamumunga at mas madaling ma-identify sa dulo, can you say amen, kung ano ang trigo at kung ano ang panirang damo. Alright, and I believe we have come to that place already. Na kung saan ang mga bunga ng dalawang grupo ng binhing ito ay dumating na sa pagkahinog dahil tayo ay nasa harvest time at nasa dulo na tayo actually ng pag-aani. Kung saan, kung tama ang inyong titignan para suriin kung isang tao ay anak na Diyos o hindi, ay madali mo nang matutukoy ngayon. Hindi kagaya nung pasimulaan ng iglesia na, amen, halos magkamuka, di ba? Yung panirang damo at saka yung trigo. Amen, kapag kayo ay familiar sa pagtatanim, pagka tumubo yung palay, may tumubo mga panirang damo, sa simula ay hindi mo ma-distinguish kung ano yung palay, kung ano yung panirang damo. Pero kagaya na sabi ng panghayaan mong magkabunga. Dahil doon sila makikilala. By their fruits you shall know them. Alright, wag mong bunutin kagad. Wag niyong bunutin kagad kasi baka pagbunot niyo ng panirang damo ay madamay sa pagkabunot yung mga trigo.
So you see, ang Diyos itinakda niya ang huling panahon para paghiwalayin ang dalawang bining ito. Hallelujah. Sa dulo ng harvest, mas madaling matukoy, amen, kung sino talaga ang mga anak ng Diyos by their fruits na nahinog sa ilalim ng sikat ng S-O-N. Alright, kaya ako sinabi yon dahil si Ruth dito sa ating titignan na kwento niya sa Book of Ruth ay kumakatawan sa mga binhi na kanyang hinihimalay. So yung hinihimalay niyang binhi at saka siya ay may iisang kwento. Intindihan niyo? Alright? Kailan dumating si Ruth sa Bethlehem? Panahon ng pag-aani ng barley. Di ba? At ano ang ginawa niya? Siya ay, ang sabi sa Biblia, siya ay naparoon sa bukid ni Boaz. Na nung simula ay hindi niya alam na yung pala yung hinahanap na malapit na kamag-anak ni Naomi na kanyang biyanan. Naalala niyo? Kaya lang, she was led of the Lord to that certain field. Amen? Nalaman niya na lang na yun pala yung lalaki na dapat talaga niyang hanapin. Amen? Dahil yun po ang maaring magtubos nung nawalang kayamanan ni Elimelech. Amen? Na asawang namatay nung kanyang biyanan. Alright? So, yung kanyang pinupulot na binhi ay representation ng kanyang sarili dahil yung binhi at yung tao ay iisa. Intindihan nyo? Si Ruth, representing the bride, amen, ay ano, nire-represent ng good seed. Nung panahong yun, ay barley. Can you say amen? Na kanyang pinupulot doon sa bukirin ni Boaz. Alright, dito sa binasa natin, makikita nyo na nag-decide si Ruth na sumunod kay Naomi pagkatapos na sabihin ni Naomi na kailangan ko na bumalik sa aking lupang tinubuan. Wala na kayong maasahan sa akin. Nangamatay na mga asa-asawa nyo. Kasi pag alis nitong si Elimelech at kanyang asawa at dalawang anak, amen, dahil sa may tagutom sa kanilang bayan, punta sila sa Moab. At you see, doon po ay nagkahirap-hirap sila, nagka-windang-windang ang kanilang buhay. At nangamatay pa yung lahat ng lalaki, babae na lang natira. At itong dalawang manugang nitong si Naomi, ay sinabihan niya na magsibalik na kayo sa inyong mga sambahayan kasi wala na kayo asahang anak sa akin. Dahil pwede silang magkasawa pero kailangan ay galing kay Naomi para maituloy yung dugo o yung pangalan nung lahi ni Elimelech. Eh sabi niya, maghihintay pa ba kayo sa akin? Eh, ang tanda ko na. Saan di na ako pwede manganak actually. At kayo, ang tatanda niyo na rin. Saka parang sinasabi niya, hindi ako makapaniwala makapaghintay pa kayo. Magsipag-asawa na kayo, pwede naman na eh. Di ba? Kaya lang, itong si Ruth ay determinado na hindi kumalas sa kanyang biyanan. Yan mga tunay na manugang. Di ba? Kahit anong mangyari. Ang sabi nga ni Barry Benham, nagkaroon siya ng clear-cut decision. Amen. Amen. Ang sabi niya kay Naomi, saan ka magtungo, doon ako tutungo. Saan ka titira, doon na rin ako titira. Kung sino ang Diyos mo, yun na rin ang magiging Diyos ko. At kung saan ka mamamatay, doon na rin ako mamamatay. You see, it's a clear-cut decision. Sabi naman, parang sa pagdedesisyon natin sa pagsunod sa ating Panginoon, dapat magkaroon ka ng malinaw na pagpapasya, hindi yung urong-sulong. Diba? Ako'y magpapabautismo na, pero parang hindi pa. Diba? Susunod na ako, pero hindi ko maiwan yung mga amiga ko. Ha? Gusto ko na sana, pero marami pa akong, you know, connection sa sanglibutan. Amen. Kung gusto mong tanggapin ka sa kaharian ni Lord, magdesisyon ka ng malinaw. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo, kung hindi mo kayang iwanan ang iyong asawa, ang iyong, amen, praise the Lord, magulang, mga anak, lupain, bahay, para sa Ebanghelyo at sa kanyang pangalan, amen, ay hindi ka karapat-dapat na pumasok sa kaharian. Kung hindi ka handang magpasa ng krus araw-araw at sumunod sa kanya, hindi pwede. Di ba? So what's that? Clear-cut decision. Amen. Kaya yung mga narito natin, mga bisita na nakikinig, nagmamanman, nag-spy sa bukirin ni Boaz dito sa ating church. Amen. Mag-desisyon kayo. It's either ito ay totoo o ito ay kabulaanan. Di ba?
It's either totoo ito, at kung totoo ito, ay sinasayang nyo yung pagkakataon nang hindi pa kayo nagpapasya hanggang ngayon. Amen? At kung ito ay kabulaanan, sinasayang nyo yung oras nyo. Dahil nandito kayong kabulaanan naman itong ginagawa nyo dito. Diba? So you make your decision. Kung totoo ito, abay, susunod na ako. Abay, tataya ko na yung buhay ko. Abay, iiwanan ko na ang lahat. Kung ito si Kristo ngayon, amen, na nananawagan sa akin, kahit ano pang connection ko sa sanglibutan na dating napamahal sa akin at hirap na hirap akong iwanan, ay iiwanan ko na. Bakit? Dahil nahayag sa akin na ito ay totoo. Amen. Clear-cut decision. Alright, at ang sabi ni Barryman, merong tatlong yugto sa buhay ni Ruth na kailangan niyang daanan pagkatapos niya mag-desisyon. Diba? After deciding, Ruth has to serve. Ruth serving. And then she had to rest. Ruth resting. And then, panghuli, Ruth has to be rewarded. Ruth rewarded. Alright? Tatlong yugto. At gusto kong pansinin nyo na yung nangyari kay Ruth ay hindi nangyari dun sa mga binhi. Dahil sila ay iisa. Iisa ang kwento nila. Isa ang nire-represent nila. Amen. Kaya gusto kong pamagatan itong mensahe. Tagal, ano? Ngayon ko lang naisip. Kailangan ko pala magbigay ng title. Kasi alam ko dati, basta Moses lang eh. Pero ngayon, amen, gusto kong pamagatan itong ating mensahe ng From the Field to the Garner. From the Field to the Garner. Amen. Dahil yung binhi, una, ay nandun lang sa bukid. Diba? Inaani, at pagkatapos ng pag-aani, may mga naghihimalay sa bukid. Pero galing doon, ito ay nalipat saan? Sa giikan. Threshing floor. Alright? That's another stage. And then galing sa giikan, siya ay dinala saan? Sa kaban. Sa garner. You say amen? So, kung anong nangyari doon sa mga bini, yun ang mangyayari kay Ruth. Si Ruth ay dadaan sa pagtatrabaho sa bukid. Paglilabor. Molding ng karakter. Can you say amen? Noon sa bukid. Pagpapawis. Pagbibilad sa sikat na araw. Diba? Pagsubok sa pagtitimpi at lahat na. Hallelujah. Pagtuturo na siya ay maging mapagpasakop. May mga alituntunin. May church order. Can you say amen? Na kailangang sundin siya at pagpasakupan. Kahit na minsan parang sa kalooban niya bilang tao, parang hindi naman kailangan ganito eh, pero dahil siya, amen, ay masunurin. Especially doon sa instruction ng kanyang biyanan na si Naomi. Remember, tingnan natin yung mga tauhan. Si Naomi ay ano, tipo ng Hudyo or Old Testament. Alright? Praise the Lord. So, si Naomi ay being the type of the Old Testament, siya ang nagbibigay ng instruction. Kung ano bang dapat niyang gawin. Dahil yung Old Testament ay anino at larawan ng bagong tipan. Sa pamamagitan ng pagtingin mo sa lumang tipan, makikita mo ang mga katangian ng Diyos. Kung ano yung ayaw niya, kung ano yung gusto niya. Sa pamamagitan ng mga pangyayari sa Old Testament, katulad na ating ginagawa lately, makikita mo kung anong dapat mong gawin, saan ka dapat pumosyon, given a certain situation, ano ang dapat mong posisyon na tayuan. In other words, ang Old Testament ay instruction natin. Sabi nga sa Biblia, mga bagay nito yung naisulat sa ikatututo natin. Alright? So, si Naomi, nagbibigay ng instruction, nagbibigay ng tip, ganito ang gawin mo, and si Ruth naman, amen, tipo ng church, ng elect bride, can you say amen, ay sumusunod sa kanyang biyanan. Tipo rin yun ng, yung biyanan niya ay tipo rin ng mga Hudyo, yung mga nanatiling tapat sa batas na hanggang ngayon ay naghihintay sa pagdating ng Mesiyas. Nasundan niyo ba ako? At sila ay naniniwala pa rin dun sa mga ordinansya ng Old Testament, nangahawakan pa rin sa Old Testament. Can you say amen? So you see the type? Alright. So, si Ruth ay kailangang dumaan sa bukid at mag-labor, magpagal, di ba? Magpasakop. Sabi ni Naomi, or actually, sabi ni Boaz, alright, so verse 2 ng chapter 2. And Ruth the Moabitess said unto Naomi, let me now go to the field,
and glean ears of corn after him in whose sight I shall find grace. And she said unto her, go, my daughter. Right? This is Naomi, or this is Ruth, in the field serving. All right? So, siya ay nagsabi, sa kay Naomi, nahayaan mo ako na pumunta sa bukid. At ako'y tawag dito, ano yung sabi ko, salitang ginamit ko kanina? Maghimalay. Okay? Doon sa dapat kong hanapin, ba, na lalaki. At ang sabi sa Biblia, nagkataon na shape napunta roon sa bukid ni Boaz. So I believe it's the hand of the Lord, amen, leading her, amen, to the right field. At nung makita siya ni Boaz, ay napansin na siya kaagad. Di ba? Kakaiba itong babaeng ito. Nagtanong siya doon sa punong taga-ani niya. Sabi, sino ba itong babaeng ito? At nakwento sa kanya, yan eh, manugang ni Naomi na, alala mo siya, oh, yun nga. Di ba? So, sa madaling sabi, ang sabi ni Boaz, okay, huwag niyong gagalawin yan, huwag niyong babastusin yan, hayaan niyo lang siyang maghimalay sa bukid ko. At actually, kinausap niya si Ruth, ang sabi niya, huwag kang aalis. Huwag kang maghihimalay sa ibang bukid. Remember? Hallelujah. Kung ano yung inumin ng aking mga puno, ng aking mga taga-ani, inumin mo rin. Kung anong kainin nila, kainin mo rin. Diba? Huwag kang lalayo, huwag kang mangangapit bukid. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi ba, yan ang instruction ng message sa atin, instruction ni Lord sa atin, huwag kayong manghihimalay sa bukid ng ibang, amen, Panginoon. Huwag kayong manghimalay sa ibang bukid, manatili kayo sa bukid ng salita ng Diyos. Can you say amen? Sa bukid ni Boaz na nagre-represent sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Huwag yung minsan nandito kayo sa Iglesia ni Cristo, minsan nandito kayo sa dating daan, magkalaban yun na. Tapos nandito kayo sa Baptist, nandito kayo sa, amen? Okay lang yun kung kayo nag-evangelize. Pero kung doon kayo nanginginain, nabay, magiging larawang kayo ng kalituhan. Diba? At guguluhin nyo ang inyong buhay dahil kung ano nung klase ng binhi ang inyong hinihimalay. Hallelujah. Pero ang sabi ng ni Boaz kay Ruth, dito ka lang sa bukid. At siya'y sumunod doon. What's that? She was being taught submission. Sa bukid, may pagtuturo. Sa bukid, may paghuhubog. Sa bukid ay may pagkilala sa authority, may pagrespeto. Yun yun. Alam kaya minsan, amen, nagle-labor tayo, tinutusan tayo sa Diyos, tinuturuan tayo, pinapasunod tayo. What's that? Inuhubog ang ating karakter. At tinetest tayo. Kung magiging tapat tayo sa kabila ng mga kahirapan na kailangan natin danasin sa bukid. Hallelujah. At habang siya nandun sa bukid, may instruction si Boaz dun sa mga manggagapas niya, sadyain yun maghulog ng mga dakot-dakot na binhi para dito kay Ruth. Sipin niyo, si Ruth. Amen? Yung kanyang dinadampot na binhi. Remember now, they are representing her. Amen? At ang sabi ay inutusan ni Boaz, ang Panginoon ng Harvest. Amen, ang kanyang mga taga-ani na sadyang maghulog ng mga, praise the Lord, mga tawag dito, handfuls of grains para hindi mahirapan itong si Ruth. Amen? Abay, parang hindi siya naghihimalay, bukos-bukos na. Praise the Lord. At wala siyang kamalay-malay, wala sa hinagap niya na yung mga, amen, yung handfuls na yon na inuhulog ng mga taga-ani ay maglilid sa kanya doon sa may-ari ng bukid. Walang kamalay-malay yung mga umaten sa church. Kala niya, nakadampot ako, nakapulot ako ng isang dakot ngayong gabi. Ah. Diba? At nagiging tapat siya ron. Sabi sa Biblia, naging tapat siya. Lahat ng makuha niya, binibigay niya sa kanyang biyanan at pinagkakasya nilang dalawa. Think of that character now.
Papasalamat siya. Lahat, di ba? Walang angal. Basta tapat siya dun sa bilin ni Boaz. Hindi siya nangangapit bukid. Amen. At sunod lang siya. Sa tabi lang siya ng mga iba pang babaeng naghihimalay dun. Nag-rib. Amen. Lahat ng instructions sinunod niya. At habang sumusunod siya, amen, wala siyang kamalay-malay. Yung mga nadadampot niyang binhi ay unti-unti, amen, nilalapit siya dun sa may-ari ng bukid. Hindi niya akalain, amen, na yung mga padakot-dakot, amen, na bukid na yun, na bukid tuloy, na binhing yun, amen, magiging dahilan para mapangasawa niya yung may-ari ng bukid. Amen? Una, padakot-dakot lang. Sa dulo ay, siya na yung napangasawa ng may-ari ng bukid. Praise the Lord. Pasalamatan niyo ang ating Panginoon na nag-utos sa kanyang mga anghel sa ting tayo mapaparito na magbuhos ng sadya. Hallelujah. Ng mga dakot-dakot na pagpapala. Dakot-dakot. Hallelujah. Praise God. Ng mga revelation. Kahit sino pa yan, basta yan ay mga ani. Mapasaan nyo ng, you know, matangkad na preacher o maliit na preacher, malapad na preacher, mapahit, you know, payat na preacher. Basta yan ay mga ani ni Lord na meron niyang ihuhulog sa iyo. At titignan ni Lord kung paano ka magiging tapat dun sa dakot-dakot. Dahil yung magiging tapat sa dakot-dakot, yun ang kanyang pakakasalan. Ano kaya kung nagreklamo si Ruth, sabi, kaya naman ito, para ako hinahamak masyado dito. Di ba? Paano lang ako? Naghihimalay lang ako, padakot-dakot lang ako dito. Di ba? Alipin lang ako dito, alilang ako, para ako nagmamakaawa dito. Susunod-sunod ako. Ha? Yun ang binubulong ng Diablo. Nakaawa ka dyan, susunod-sunod ka dyan sa pastor niyo. Di ba? Pag sinabing, huwag kayo pagupit ng buhok, huwag kayo pagupit ng buhok. Sinabing, huwag na kayo magpapantalon. Hindi na magpapantalon. Di ba? Binamimigay na yung, tinitignan ang karakter. Tinitignan kung karapat dapat pakasalan. All the time, amen, si Boaz, minamastan niya ang ugali itong si Ruth. Wala siyang kamalay-malay habang dumatampot siya ng dakot-dakot. Amen, minamastan siya ng may-ari ng bukid. Habang hinuhulugan siya ng revelation, tinitignan kung paano siya nagiging tapat dun sa naririnig niya linggo-linggo tuwing Miyerkules. Lahat, amen. Hallelujah. Gaano siya nagiging tapat dun sa dakot-dakot? Dahil, paano ka magtatapat dun sa maliit? Ganon ka magtatapat sa malaki? Paano ka magtatapat sa kaunting bilin ng Panginoon? Ganon ka magtatapat sa Kanya? Hallelujah! Paano ka pagkakatiwalaan ng Panginoon kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bilin? Bilin sa bilin. Di ba? Dito kaunti. Dito kaunti. Word upon word. Revelation upon revelation. Precept upon precept. Hallelujah. What's that? Amen. Unti-unti tayong inaakay, papalapit. Amen. Sa isang pakikipag-isa doon sa may-ari ng bukirin. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hindi lang puro palakpak. Amen din. At handa rin magsakripisyo sa kanyang pagsunod dun sa kanyang pinapalakpakan na salita ng Diyos. Handang harapin ang kahihiyan. Pandudusta ng ibang mga tao. Hallelujah. And Boaz was watching all the time. Hallelujah. So, what's that? Yung binihi sa bukid ay si Ruth na nasa bukid din na naglilingkod. Hallelujah. And then, number two, galing sa bukid, ay dinala ang binhi, ang mga binhi sa giikan, threshing floor. The grain on the threshing floor at harvest time is Ruth at the midnight hour with Boaz while he is revealing his secret of redemption and restoration of Elimelech's inheritance. Ganyan kayo sa akin. Hindi buong panahon, puro tayo sakripisyo, puro tayo labor. May panahon na tayo pagpapahingahin. Amen? Habang lumalalim ang iyong relasyon sa Panginoon, maintindihan mo na hindi yan nakukuha sa pasipagan. Diba? It's part of the training, pero darating ang panahon na ikaw ay hindi mag-aaksaya ng effort. Dahil meron kang mga pinaggugugulan ng lakas mo na hindi naman talaga yun ang gusto ni Boaz na
paggamitan mo ng lakas. Pero dahil sa hyper ka, hindi ka pa na pipino eh, di ba? Wala ka pang hindi mo pa natutumpok yung isip talaga ni Boaz. Hindi pa lumalalim yung relasyon mo. Basta alam mo lang, sumunod. Alam mo lang, kailangan maglingkod ako. At Praiser, kung saan ka pumupunta at kung ano-anong ginagawa mo at lahat, in-spend mo yung energy mo, kakain ka dito sa church, Electrified Assembly, pagkatapos kung saan ka pupunta, kung saan mo nilalagay yung energy mo. Samantalang, amen, hindi yun talaga ang gustong pagtutukan ni Lord sa'yo, nung energy na natatanggap mo sa revealed word. Iba-iba yung na-direct ka ng Espiritu kung saan mo dapat i-spend yung energy mo. Yeah. Diba? Dahil dun lang magkakaroon yun ng pakinabang. Hallelujah. At hindi masasayang energy mo. Now, nung si Ruth ay dinala sa Giikan, sabi ko nga dito kanina, yun ay tipo ng paghahayag ni Boaz, ni Jesus Christ. Remember now, si Boaz ay ang ating Panginoon Jesucristo. Amen. Paghahayag niya ng lihim ng katubusan. Amen. Kung paanong maipapanumbalik ang nawalang mana ni Elimelech. Si Elimelech, amen, ay ano, tipo ni Adan. Can you say amen? Tipo ni Adan na nawala yung mana na binigay sa kanya ng Panginoon. Remember, sabi ni Barbana, meron siyang karapatan sa lahat ng nilika ni Lord. Siya ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Alright? Hindi lang yun, may karapatan siya sa buhay na walang hanggan at lahat. Amen. Pero nung siya'y magkasala, ano yun? Naisanla yung mga karapatan yun. Naisanla yung mga manang yun. Ngayon, amen, ang Biblia ay may lihim na naseselyuhan na siyang naglalaman ng sikreto kung paanong may papanumbalik yung mga manang yun. It's the book of redemption, sealed. Yun yung seventh sealed book na nakita na hawak-hawak nung nakaupo sa trono na mayroong pitong tatak at walang sino mang karapat-dapat na tumingin o magkalas nung mga tatak na yun. Pero mayroong isang, amen, nagtagumpay, ang sabi ng isang matanda, amen, ang leon mula sa lipi ni Huda. At nung tumingin sila, ang nakita nila ay ang dugo ang kordero. So who's that? Malina naman. That's Jesus Christ. Hallelujah. What's that? The Lamb. Amen. Siya lang ang merong karapatan na kumuha ng aklat nung lihim. Kaya si Liedo ay lihim. Pero yung aklat na yun ay aklat ng katubusan. Kaya nung unang marinig niya na walang karapat-dapat sa langit, sa lupa, sa ilalim man ng lupa, si anong ginawa ni Juan? Siya ay tumangis dahil ano? Walang pag-asa ang mga tao na matubos. Because it's a book of redemption. Hallelujah. Pero nung ito ay mabuksan, ang sabi sa Biblia, nagpuri siya, umawit siya, sumigaw siya, hanggang sa lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, narinig siya nagpupuri. Bakit? Sabi ni Barbara, nakita niya yung pangalan niya na nandoon sa aklat. Pangalan niya ay nasa loob ng aklat ng katubusan. Amen. Hindi lang po pangalan yung nandoon sa aklat ng katubusan, kundi nung kaniyang mga mamanahin, pangalan at yung mamanahin. Hallelujah. So yung seventh sealed book, amen, ay, amen, book of redemption, na taglay ang pangalan nyo at yung mana na para sa inyo na nawala ng ating amang si Elimelech. Si Adan, kita nyo? The picture. Hallelujah. Pero pagdating sa midnight hour, pagtatapos ng ani, siyempre, magigiik na. Yung mga inani sa bukid ay dadali na sa Giikan. Hallelujah! At sa Giikan, anong ginagawa? Amen. Sa Giikan ay hinihiwalay yung binhi dun sa ipa. Kaya nga, Giikan. Hallelujah! Inaalis lahat ng mga shaft of our lives. Amen. Nalala yung kwento? Ay, not kwento, kundi yung awitin natin. Shake the shaft of my life, something like that, right? That I might be pure grain. Yun ang ginagawa sa panahon ng pagigiik. Amen. At niwala ako, sa panahon natin ngayon, nandun na tayo. Sa panahon ng iikan, yung palay ay hindi na, you know, parot-parito at dinadala ng sari-saring tao, sari-saring mga ani, kundi na isang lugar, nilalapag na sa sahig ng giikan. Pinagpapahinga na, ang ginagawa na lang ay nililinis. Tinatanggal lahat ng dumi, dinadalisay. Hallelujah, what's that? Galing sa paglilabor sa bukid, ang anak ng Diyos ay dumarating sa yugto ng buhay niya na siya ay
Amen. Nililinis na lang ni Lord. Praise the Lord. Pinagpapahinga. Amen. At hinihiwalay yung mga bagay na natitira ba na hindi kamukha ni Kristo. Hallelujah. And paano yung ginagawa? Sa pamamagitan ng paghahayag ng mga hiwaga ng katubusan. Yun ang larawan na nakita natin. Si Boaz, doon sa giikan, siya'y pinasok. Ginapang siya. Ito ang paggapang na under instruction ni Naomi. Hindi lahat ng paggapang masama. May tamang paggapang. Amen. At yun ay ayon sa salita ng Panginoon. Nang isa ng instruction, markahan mo yung higaan na kinahihigaan ni Boaz. At ang sabi niya, kunin mo yung kanyang balabal at iyong ibalabal sa iyong sarili. At manatili ka ron at maghintay ka ng instruction. Basahin natin ang mga account para maintindihan niyo ng gusto. But what is that? Nung magising si Boaz, ay nagulat siya, may babae dito. Praise the Lord. Pero sa dulo, ang ginawa ni Boaz ay sinabi sa kanya, oh, huwag ka nang babalik nun sa bukid. Tapos na ang pagbubukid. Tapos na yung pag-aaksaya ng effort. At kung anong ginagawa natin, masyado tayong maningas sa pag na nasasayang naman. Amen. That had a part dahil ikaw ay nahubog doon, naturuan kang sumunod, naturuan kang magpasakop. Can you say amen? Hallelujah. Yun yung some of us, hanggang ngayon nandun pa rin. Hirap pa rin sa pagpapasakop. Hanggang ngayon nasa field pa rin. Pero meron ng mga nasa giikan ng kanilang mga sarili ay inalapag na sa kamay. Hallelujah! Ng Panginoon, ng bukid. At ino, nililinis na lang. Sinta ko, mukhang meron ka pang konting pileges dito. Diba? Ayusin natin, kikinisin natin, medyo rough ka pa dito sa side na ito. Diba? Hindi ko kamukhaang bagay na tanggalin natin yan. Pero huwag kang mag-alala, magtiwala ka lang sa akin. Magtiwala ka sa aking kamay. Ako ang manggigiik. Lilinisin kita. Huwag ka lang pipiglas. Huwag kang gagalaw, magpahinga ka lang. Ako nang bahala. Ako nang magtatrabaho magmula ngayon. At ang sabi niya, huwag kang mag-alala. Ganito ang gagawin ko. Ano yun? Kinuwento niya yung sikreto ng pagtubos. Sabi niya, kasi may batas ang lupaing ito na ganito, ganyan, ganyan. At sinabi niya tungkol dun sa mas malapit na kamag-anak. If you remember, at sinabi niya, anong mga dapat gawin. Pero sabi niya, habang ginagawa ko yun, ikaw wala kang gagawin. Magpapahinga ka lang dyan. Tapos na ang paglilabor. Amen. Now you might say, Brother Ray, ibig sabihin ba nun, doon na lang tayo sa bahay, higa na lang tayo? Kasi parang pagpupahinga. No, it's more on, amen, using your effort in the right way na hindi naaksaya yung lakas mo. In other words, pagka ginagawa mo isang bagay nang natutumbok mo yung layunin at nasisiyahan ka, parang walang labor doon. Diba? Natumbok, ito ng kalooban ni Lord. Alam ko, ito ng kalooban ni Lord. Kahit kano kahirap yung ginagawa mo, diba? Para ka rin nagpapahinga. Bakit? Kasi nalaman mo yung lihim. Anong gawin? So, you are resting. What's that? Type of the baptism of the Holy Spirit. Say amen. By the revelation of the message of the hour. Yun ang tunay na bautismo ng Espiritu Santo ngayon kapag binigyan ka ng clear, ano ba rin namin? Understanding of the Word of God. Amen. Na nag-aalis ng mga agam-agam at pag-aalala na bright kaya ako o hindi. Fully spiritual kaya ako o righteous lang. It's revealed to you. Ikaw nga yung pinili. Hallelujah! At gagawin ng iyong manunubos lahat ng kailangan niyang gawin. Siya nang magtatrabaho, hindi na ikaw. Hallelujah! Dati-rate, tayo lang. Amen? Kaya minsan pagka hindi tayo napansin, tatampo tayo. Kasi tayo lang. Diba? Pagka nag-effort tayo, gusto natin mapansin, gusto natin, meron pang trumpeta muna at sabihin, ginat ganito ang ginawa ni brother. Tut-tut-tut. Amen? Praise the Lord. Ang problema, yung isang brother na lang palagi napapapurihan, eh, nagtrabaho din naman ako, bakit ako hindi? Diba? Praise the Lord. What's that? Amen? Labor nang wala sa kalooban ni Lord.
Pero pagka ikaw ay nasa bautismo na ng Espiritu Santo, malinaw na ang posisyon mo. Tiyak ka na sa calling. Amen. Sa yung gift. Can you say amen? Hallelujah. Alam mo na ang posisyon mo. What's that? Hindi ka lang basta, amen, na-baptized, but you've grown. Amen. In the kingdom. And now, ikaw ay pinagkatiwalaan na ng authority. Hallelujah. Alam mo na kung paano gumamit ng authority. Alam mo kung saan gamitin. Kaya hindi ka napapagod. Dahil hindi sa sarili mong lakas. It's by the authority of God already. Now, because you have come from the field to the threshing floor. Papahinga ka kahit ang dami mong ginagawa, nagpapahinga ka. Because it's not you working, it's the Redeemer working in you. Amen. You might say, Brother Ray, kala ko ba si Boaz na ang gagawa ng pagtubos? Amen. Well, nasa si Boaz? Si Boaz ay nasa iyo. Ano man ang gawin mo ngayon, kung ikaw ay nandun sa threshing floor at nagpapahinga na, ano yun? Yun ay may kinalaman sa katubusan. Yun ay marahil, amen, mag-aakay sa isang kapatid mo, mahal mo sa buhay, na pinili din, amen, para mailapit sa pananampalataya at gagamitin ka. But it's not you. It's Boaz in you doing the work of redemption. Dahil kung hindi sila tatanggap lahat, hindi ka mababody change. Naintindihan niyo yun? Kaya, nasa gii ka na, pero parang mas marami yata ang dapat gawin ngayon. Pero hindi ka napapagod. Bakit? Kasi it's Boaz in you doing the work of redemption. Naintindihan nyo? Amen. Para bang mas maraming panahon ng preaching ngayon, mas kailangan para aking bago yung preaching, pero hindi ka nauubusan na ipag-preach. Hindi ka napapagod. Parang mas habang tumatanda itong pastor na ito, lalong tumitindi mag-preach. It's not the man. It's Boaz in the man doing the work of redemption. Kailang sabi niya, magpahinga ka na lang, bride. Hindi na ikaw, hindi ka mag-aaksaya ng effort. Hindi ka magpapatayo ng mga simbahan na wala namang nagsisimba. Praise the Lord. Kundi matutumbok mo kahit ilan lang yan. Pero pag natumbok mo yung elected, sila mismo ang mamumunga at silang magtatayo ng sarili nilang simbahan. Amen! Hallelujah! Walang maaksayang resources. Bakit? Kasi nadala ka mula sa paglilingkod sa bukid na arya ng arya papunta sa giikan na ikaw ay kontrolado na ni Boaz. Siya nang nagtatrabaho, sabi niya, magpahinga ka na. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Praise God. So, sa giikan, doon nahayag ang seventh seal because the seventh seal is a secret. It's the secret of redemption. It's the secret coming of the Lord. Sabi nga ni Brother Branham. Hallelujah. Ruth's private knowledge of what Boaz is about to do for her brings her into rest. Yung lihim na kaalaman niya tungkol sa kung ano yung napipintong gawin ni Boaz para sa kanya, ang nagdala sa kanya sa kapahingahan. Pag na-reveal na sa iyo kung ano ang gagawin ni Lord para sa iyo, amen, ikaw ay mapapahinga sa iyong kalooban. Mawawalan lahat ng takot, lahat ng pag-aalala. Can you say amen? Oo, kung makatatanggap lang natin itong revelation ito, amen, kahit pa nasa panahon ka ng menopausal period, ikaw ay mapapayapa. Bakit? Kasi pinahayag sa iyo yung lihim. Amen. Ano pang inaalala mo? Amen. Datnan ka nang nasa menopausal period o dalaga, whatever. Anong kinalaman nun? Basta importante, datnan ka nang manunubos mo sa iyong tamang lugar at ikaw ay isama sa pagtubos. Palitan ka ng patawa. Kaya lahat na ibang negatibong kaisipan, huwag mo entertainin. Alalahanin mo lang palagi kung ano yung sinabi ni Boaz na gagawin niya para sa iyo at walang ibang nakakaalam kundi ikaw lang. Seventh seal. Hallelujah. Ruth's private knowledge of what Boaz is about to do for her brings her into rest. That is what the seventh seal does for us in this hour. It is the revealing to the bride of the restoration of Adam's lost inheritance and that it is coming back at this time by legal enforcement. Legal ito. Ito ang ayon sa batas ni Lord. Kaya ang Holy Spirit, being the enforcer of God,
Amen. Titiyakin niya na ikaw ay matubos ayon sa batas ng salita ng Diyos. Kaya ano'y pag-aalala mo? Amen. Ikaw ba ang gagawa ng paraan para matubos ka? Pipilit mo kung anong dapat gawin? No. Bahala siya. Siya ang mag-i-enforce. Magpapahinga ka lang. Hallelujah. Ruth chapter 3 verse 6, and she went down unto the floor and did according to all that her mother-in-law bade her. Ruth was once in the field, but now she is down at the floor. The grain was once in the field, but now it is down at the floor. Then from the floor, the grain goes into the garner. And from the floor, Ruth goes to her future home with Boaz. Pagkatapos dun sa threshing floor, saan dinala yung mga binhi? Sa kamalig na. Right? Pagkagaling ni Ruth doon sa sahig ng giikan, sa siya dinala, sa future home, inuwi na siya ni Boaz. Doon sa pinatayo niyang bahay para sa kanila. At hindi lang yun, sabihin ko sa inyo, sinama niya ang kanyang biyanan. Na si Naomi, representing, amen, the 144,000 Jews. Ano yun? Yung pagpunta doon sa garner, amen, doon sa kamalig, ano, ay tipo, larawan ng ano, millennium, kung saan, amen, ang iglesia, ang pinili, ay maghaharing kasama ni Kristo, kasal na sila. Amen! Nakipag-isa na siya kay Kristo! At doon sa millennium, ang sabi ni Brother Benham, nandun din ang 144,000, Naomi. From the threshing floor, to the garner. All right. Praise be to God. This story is a prophecy that is being played out now in you and I, because this is harvest time just before we go into the millennium. So we know that right now we are moving from the field to the threshing floor, because this is also the midnight hour and Boaz Christ is making his secret known to Ruth, the end time bride. Boaz is the Lord of the harvest, which represents Christ, the Lord of this end-time harvest. Can you say amen? Amen? And Boaz made his secret of redemption known at the midnight hour to a Gentile woman whose old husband was dead. Kaya nung pinahayag ni Boaz ang lihim ng katubusan sa isang biyuda na matay na yung asawa. Can you say amen? So is Christ making his secret known to a Gentile woman whose old denominational husband is dead to her. Exacto, di ba? This is where we are now, and this is the purpose of the revealing of Christ to his bride in this hour, is to take us out of the labor and worry of the field and take us into the rest of his promise to us at the threshing floor, at the midnight hour. Amen. Kapag ang isang babae nakatanggap na ng binhi at nabuntis, lalo na pagka delikado kung magbuntis, ano advice sa kanya? Bed rest. Pahinga lang. Di ba? Nakatanggap ka na ng binhi, hayaan mo na magtrabaho yung binhi sa kalooban mo. Di ba? Huwag ka nang magtrabaho muna. Kumain ka lang ng kumain kung ano yung hinihingi nung binhi. Kung ano yung hinihingi nung baby mo. Amen? Yung mga lihing-lihing yan. Amen? Totoo yan. Yung hinihingi niyan, bagamat kakatuwa, pero yun yung kailangan nung bata. Kaya sabi, pahinga at kumain ka ng nararapat. Kumain ka na, mag-take in ka ng mga vitamins na kailangan ng bata. Diba? Tingnan nyo yung mga prutas na hinihingi, inahanap nung babaeng naglilihi. Amen? Yun kasi yung vitamins na kailangan ng bata. Yun yung vitamins na kulang dun sa loob. What's that? Meron tayong mga dinidesire spiritually. Amen? Yun yung ina-identify nung seed, Christ, na nasa ating puso, na kailangan pa natin. Kaya nagkikreation ng pagkauhaw para sa higit pang fellowship marahil. O kaya ay matumbok ko kung anong posisyon ko sa church. Di ba? At tayo, hindi na ako kontento kung sinatay higit pang makapaglingkod. Meron pang higit kasi dito eh. Minsan hindi mo maintindihan, di ba? Ayaw mo nang manatili sa bahay, kung saan ka nagpupunta. But you're longing for something. What's that? Amen. Naglilihi. May hinahanap. Pero ano yun, yung binhi na nasa loob na naideposito sa iyo, ang humihiling noon. Hallelujah! So sabi, pahinga ka lang. Kung paano si Mary, nung tanggapin niya yung mensahe ng anghel,
Amen. There was a power that was working within her. It was just up to Mary to rest and to trust in that power of the seed that was working in her. Una, sabi niya, paano mangyayari ito? Wala akong nakikilang lalaki. Sabi ng anghel sa kanya, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay lulukob sa iyo. At yung ipaglilihim mo ay sa Espiritu Santo. Amen. In other words, praise God, huwag ka na mag-alala kung anong mangyayari. Dahil in the first place, hindi mo alam kung paano pumasok dyan yun eh. Pwede alalahanin mo pa kung anong mangyayari, paano anong mangyayari. Anong mangyayari sa akin? Anong nasasabihin ng mga kapitbahay? Anong nasasabihin ni Jose? Hiwalayan niya ako. Yung nagdeposito ng binhi sa iyo ay may kakayanang mag-iingat sa iyo. Hallelujah! Ano kailangan mong gawin? Magpahinga ka sa kapangyarihan ng binhi na natanggap mo. Magpahinga ka sa kapangyarihan ng pangakong binhi na natanggap mo sa huling panahon. Huwag ka nang mag-alala. Ang binhi sa kapangyarihan niya ang kikilos sa iyo. Kung anong kailangan, siya ang bahalang magpaalam sa iyo. And that has the power, amen, para ipagawa sa iyo kung anong dapat gawin. Hindi sa sarili mong lakas. The power that works within us. Sabi nga sa Ephesians 3 verse 20. Hallelujah. Praise God. Tingnan natin Ruth 3, 8 to 17 as we close. And it came to pass at midnight that the man was afraid and turned himself. And behold, a woman lay at his feet. And he said, who art thou? And she answered, I am Ruth, thine handmaid. Spread therefore thy skirt over thine handmaid, for thou art a near kinsman. Sa Israel pala, pagka ikaw ay kinumutan ng skirt, damit ng mga lalaki kasi skirt eh, mahaba yun, malapad. Diba? Pag ikaw ay kinumutan nun, ibig sabihin nun, ay handa kang pakasalan ng lalaki. Alright. So yun ang hiniling itong si Ruth sa kanya. Sabi sa verse, and he said, blessed be thou of the Lord, my daughter, for thou hast showed more kindness in the latter end than at the beginning, inasmuch as thou followest not young men, whether poor or rich. In other words, napatunayan kita. Kaya aking binabalabalan ka ng aking skirt dahil alam ko na ikaw ay isang mabuting babae. Binantayan kita mula sa bukid hanggang dito sa threshing floor. Sabi niya, naging mas maganda ang ugali mo doon sa bandang huli kasi nung pasimula. Hindi mo mas magandang patutuyin kasi yung ang ganda ng ugali mo sa simula, bandang huli, ang pangit na. Pero itong bride, habang tumatagal, lalong gumagandang pag-uugali. Isa yan sa marka ng bride. Hindi yung habang tumatanda, lalo nagiging nakakainis. Nagiging pasaway. Lalo hindi nakapagpasakom. Pero itong si Ruth, simula sa magandang patutuo, magandang pag-uugali, lalong nagningning ang ganda niya. Dahil sa dulo hanggang sa dulo ay naging tapat siya. At pinakita niya, she's not after just after a love of a man. Hindi lang po karnal na pag-ibig ang hanap niya. Kundi sabi niya, sabi ni Boaz, hindi ka naghabol ng lalaki. Mapa mayaman o mapa mahirap. In other words, praise God, you are focused. Alam mo kung ano ang iyong purpose, kung anong layunin mo, kung anong mission mo. Ang mission mo ay ano? Maipanumbalik ang nawawalang mana ni Elimelech. Minsan, you know, nalilis tayo ng mga pogi eh. Sa kanong magaganda sa tabi-tabi eh. At nakalimutan natin tunay na mission natin. Tunay na mission natin, ano? Ang makita ang restoration ng salita ng Diyos at ng mana niya pabalik sa atin. Amen! Wala akong pakialam kung ano maging itsura ng asawa mo. Basta ikaw ay maipanumbalik. Basta yun, hallelujah, ang perfect will ni Lord sa iyo at makakatulong yun para ikaw ay lubos na maipanumbalik sa Diyos. Yan ang focus natin. Wala akong pakialam kung kailangan, you know, maghirap ka o anuman. Eh, basta importante tayo, matumbok mo. Ito ang ating layunin. Magpakita ka ng karakter sa anumang sitwasyong, amen, karoonan mo. Lalo sa dulo na ng panahon. Bakit? Tinitignan ka ni Boaz. Ano galing? Maging ganito kaya ang patutuon natin. Sabi ni Boaz, nakita ko na sa dulo ay lalo ka naging mabait kaysa nung umpisa. At hindi ka nagabol sa mga pogi. Kung kanino lang lalaki, hindi ka interesado. Isa lang interes mo, yung sa may-ari ng bukid. Praise the Lord! Amen! Matagal ka na nagtyaga sa amen, padakot-dakot. Gusto mo yung may-ari na. Hallelujah! So sabi niya,
Nasaan ba ako? All right, 11. And now, my daughter, fear not. I will do to thee all that thou requirest. For all the city of my people doth know that thou art a virtuous woman. Hindi ba? Exacto sa patutunan ng bride. And now it is true that I am thy near kinsman. Howbeit, there is a kinsman nearer than I. Tarry this night, and it shall be in the morning, that if he will perform unto thee the part of a kinsman, well, let him do the kinsman's part. But if he will not do the part of a kinsman to thee, then I will do the part of a kinsman to thee, as the Lord liveth. Lie down until the morning. Sabi niya, okay, ito ang batas. Malapit na ka mag-anak ang tutubos. Pero gusto ko paalam sa'yo, merong mas malapit kang kamag-anak kaysa sa akin. Mas malapit na kamag-anak si Naomi kaysa sa akin. At yun ay si Taning. Sabi ni Brother Branham, mas malapit na kamag-anak natin sa flesh. Si Satanas. Blessed be the name of the Lord. Nung magkatawang tao si Kristo, ang kanyang katawan ay walang kasalanan. Kaya malayo siyang kamag-anak kumpara doon sa flesh natin. Can you say amen? Dahil yung ating flesh ay makasalanan. Born in sin. Shaped in iniquity. Sabi nga sa pinag-aralan natin kanina. Pero si Jesus, nung siya'y magkatawang tao, that flesh was sinless. Dahil hindi yung dumaan dun sa process na alam natin. Can you say amen? Kaya, praise the Lord, yung ating katawan ay mas kamag-anak si Taning. Sabi ni Lord Jesus, teka muna, yan ka lang, easy ka lang. Tingnan ko kung kaya kang tubusin ni Taning. Tingnan ko kung willing siya. Diba? Meron ba siyang pagtubos? Yun ang batas eh. Kailangan yung tutubos sa'yo. Hindi lang basta malapit na kamag-anak. Malapit na kamag-anak, pobre naman. Wala namang pantubos. Eh kung mayaman man, may kakayahan, kaya kang tubusin, eh hindi naman willing. Wala rin. So kailangan nandun lahat yung elemento yun. Malapit na kamag-anak. Pagkatapos ay may kakayahan at tumubos sa'yo. At amen, sa kanyang kakayahan, ay willing siya. Tubusin ka. Eh si Taning, ano saan mo kay Taning? Ano bang meron si Taning? Eh lahat eh, puro nakakaw niya lang, puro kamkam niya lang yan eh. Anong patutubos niya? Eh pati nga itong mundong kinakamkam niya, ay kukunin sa kanya eh. Kaya lumabas dito, hindi niya kayang tubusin. Ayaw ko, sabi, masisira aking patutuo. Bakit? Praise the Lord. Ang patutuo niya, siya may ari nitong mundo eh. He is the God of this evil earth eh. Diba? Evil world. Kaya sabi, masisira aking patutuo pagka tinubos ko yan. Diba? Bakit kailangan niya ibalik doon sa babae ang kanyang pagmamayari? Yung mundo at lahat. Amen? Kaya sabi niya, hindi. Masisira aking patutuo. So, una-una, wala naman talaga siyang pantubos. Dahil kam-kam niya lang lahat ng pag-aari niya. Pangalawa, kahit pa nga kasalukuyan, pinapahintulot ni Lord, may control siya dito sa mundo, pero hindi willing ito eh. Amen? Kuripot ito eh. Kahit meron ka pa ng lahat, hindi mo nang gusto i-share, wala rin. Amen? Praise the Lord. Kaya nga sabi ni Barbara, God who is rich in mercy. Praise the Lord. What's that? Si Lord, rich siya. Rich siya in everything. Pero ang kagandahan nun, rich siya in mercy. Pagka isang tayo mahabagin, kung ano man meron siya, makita niyang kailangan, nang nangailangan, isi-share niya because he's rich in mercy. Di ba kayo nagpapasalamat na ating Diyos, natin ay hindi lang mayaman, but he's rich in mercy. Hallelujah. So madaling sabi, hindi siya tinubos nung mas malapit na kamag-anak. Si Boaz ang nagtubos sa kanya. At kailangan gawin niya ito sa public. Kailangan niyang kunin yung kanyang sapatos at itaas para sabihin bilang patunay na ito ay aking ginagawa ngayon para tubusin si Naomi at the same time ay pakakasalan ko yung kanyang manugang. Alright. Sabi dito, saan na tayo? 13. Tarry this night. Verse 12. Alright. 14. And she lay at his feet until the morning, and she rose up before one could know another, and he said, let it not be known that a woman came into the floor. Sa ating dalawa lang to. Shhh. Walang makakalam na mayroong babaeng gumapang sa akin. Excuse expression, pero pakita sa inyo, it's a secret. It's a secret union. Can you say amen? Nangyari sa giikan.
pagkagaling, amen, sa field, ay umakyat ang babae sa kinaroroonan ni Boaz. Sabi ni Boaz, hallelujah. Total secret. What's that? The seventh seal is also a total secret to the public. Amen. Verse 15. Also he said, bring the veil that thou hast upon thee and hold it. And then she held it. He measured 6 measures of barley and laid it on her and she went into the city. Bakit belo? Yung belo ang pinagtatakip sa kalolhatian, sa ulo. Can you say amen? Hallelujah. Praise the Lord. So authority. Pagpapasakop. Right? Kinuha niya yung belo niya. At doon niya pinalagay yung barley. At ang sabi, ilang sukat ng barley yung binigay? 6 na sukat na barley. Bakit 6 lang? 6. Amen. Nilagay sa belo ng kanyang pagpapasakop. Ano yun? Ang bride. Represented in the church ages. Amen. May mga, amen, barley na itinalaga sa bawat panahon. At yun ay ano? Binalohan ng pagpapasakop ng bride sa bawat panahon. Mensahe sa bawat panahon. Naintindihan niyo ba? Bahagi ng salita sa bawat panahon. May mga sukat. Amen? May sukat lamang sa 6. Pero bakit 6 lang? Eh, 7 ah. Sabi ni Boaz, yung pampito kasi, ako na yun. Yung may-ari ng bukid. Hallelujah! Kaysa ika-7 kapanahunan. Hallelujah! Ang nobyang pinili, ano, magmamana ng may-ari. Hallelujah! Eh, 6 lang, dahil yung pampito, ako na yun. Hali, hindi na nasusukat dahil ako na mismo ang kabuuan ko, ang magiging mana mo. Sa ika-7 kapanahon. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Hmm. So he said, bring the veil that thou hast upon thee and hold it, so on and so forth. Alright? So Boaz himself was the 7th measure of barley. He was the 7th seal that was opened to Ruth at the midnight hour. It was divinely revealed mystery truth of his word to Ruth that brought her out of doubt and put her into faith and rest. And when she came to her mother-in-law, she said, who art thou, my daughter? Verse 16. And she said, she told her all that the man had done to her. And she said, these 6 measures of barley gave he me, for he said to me, go not empty unto thy mother-in-law. Then said he, sit still, my daughter, until thou know how the matter will fall. For the man will not be in rest until he have finished the thing this day. Amen. Sa panahon ng giikan, ang babae magpapahinga. Si Boaz ang mapapagod. Si Boaz ang magtatrabaho. Easy ka lang, relax ka lang, wag ka sisimangot. Wag kang problema. Si Boaz na ang bahala sa'yo. Siyang magtatrabaho. May pangailangan ka. Easy ka lang. Service ka lang. Attend ka lang. Huwag mo intindi yung mga alalahanin. Diba? Praise the Lord. Wala ka nang magawa eh. Diba? Pagkatiwala mo lang, kung ano gawin mo, maglingkod ka, unahin mo siya, at idadagdag niya lahat ng ito. Siyang magtatrabaho para sa'yo. Alright, sa dulo ng kwento, yun na nga, pinakasalan ni Boaz, si Ruth, pasensya na kayo. Overtime tayo ng konti. Amen? Sinusubukan ng karakter nyo. Amen? At tinitignan kung sino yung nagre-relax, nagpapahinga, hindi nag-aalala sa oras. Kasi pag singing nyo sa roles, nakaka-tension. Hindi ka nagpapahinga noon. Sobra na, sobra na. Sa Lord. Sabi ni Boaz, pahinga ka lang, higa ka lang dyan, hintayin mo ako, babalik ako, babalikan kita. At yung nangyari, pinalikan siya, pinakasalan siya, dinala siya sa millennium, galing sa giikan, dinala sa garner. At ano nangyari sa dulo ng kwento, si Ruth ay nabuntis, nagluwal ng isang lalaki. Anong pangalan ng lalaki? Si Obed, yun. Pero, alala niya kung ano nangyari? Yung ipinanganak niyang lalaki ay kanyang ibinigay sa kanyang biyanan na si Naomi. At si Naomi ang nag-alaga. Alala niyo ba yun? That's a type now. That's a type. Bakit? Kasi yung Christ na iluluwal natin sa pamamagitan ng 7th seal revelation. Paghahayag ng mga hiwaga sa uling panahon. Amen. Eh ano? Praise the Lord. Kukunin ng mga Hudyo. Si Christ ay babalik sa mga Hudyo at aalagaan nila si Kristo. Makikilala nila ang Mesiyas!
Hallelujah! Pagkatapos na ikasal si Boaz at si Ruth at siya'y dalhin sa kanyang, hallelujah, sa future home. Hallelujah. At abang sila ay nandoon, hallelujah, si Naomi naman ay mag-aalaga doon sa iniluwal ni Ruth dito sa ibabaw ng lupa. Si Jesus Christ. The same yesterday, today and forever. Kung ano yung mensahe niyo, sabi ni Brother Branham, yung Kristo na nahayag sa inyong mga hintil na piniling nobya, yun din ang mahayag sa mga Hudyo. Yung iniluwal niyo ay sasaluhin nila at aalagaan at mamahalin. Tayong lahat ay magsitayo. God bless you. From the field to the gardener. Amen. Enjoy pa kayo sa salita ng Diyos ngayong gabi. Amen. Salamat sa kanyang mga pangako. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon i-apply ito. Pamuhay natin. Diba? Sundan natin ang scripture. Lakaran natin ang scripture. Hindi kayo pwede magkamali pagka nakikita nyo na kayo ay, amen, tumpak na tumpak yung inyong lakad sa scripture. Halil, huwag nyo intindihan kung sasabihin ng ibang mga tao. Importante, tiyak ka. Ito yung dapat kong karoonan by this time. Amen. Blessed be the name of the Lord. Let's just pray. Dear Jesus, salamat po sa pangungusap mo sa amin. Hiling namin, Panginoon, ang iyong pagbibigay ng buhay sa mga binhi na naipahayag. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kapunuan dun sa mga hindi nakakaunawa ng lubusan. Dahil sa iyo naman po nang gagaling ang unawa. Hindi po sa pagpapaliwanag, hindi po sa tao, kundi sa pamagitan ng iyong Espiritu. Sa bagay pong alam ko, ang pinili mo ay tuturuan mo ayon sa Scripture. Ang mga anak mo ay tuturuan mo. Pagpapahayagan mo ang ganang sa iyo, Ama. Bless your people. Hayaan mong makatanggap sila ng lakas sa mensahe itong narinig nila. Bless mo po ang bawat isa in Jesus Christ's name. Amen. Pwede ba nagawitin yun? This is my prayer. Bago tayo mag-dismiss. Amen. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We love you. Hallelujah. History is repeating, but it's much greater now. A greater than Ruth is uniting with her kinsman redeemer. This is harvest time. Exactly. We've seen the Lord of the harvest, Jesus Christ, coming down to come to full union with Him. This is my prayer. This is my prayer. And this is my cry. I want more of You. No matter the price, total separation, Lord. Not my will, but Thine. Take me up those seven steps, till in Your image I stand. Take me up those seven steps, till in Your image I stand. It now. Thresh the shaft around my life, so I'll be a pure grain. Thank You, Lord. With no hidden sin deep within to hinder You from coming in. All I want is You, my Lord. So please empty me, I pray. Hallelujah. 'Cause I know the more I empty out is the more that You can feel. This is my prayer. This is my cry. I want more of You. No matter the price. Oh, total separation, Lord. Not my will, but Thine. Take me up those wonderful Jesus. I stand.
take me up those seven steps, filled in your image, I stand. Let this be a prayer. Oh, wash me, anoint me, Lord, please take full control. Separate my soul so I can be, oh yes, a true eagle Nazarite in this hour. The new crop that has grown out with your power, this is my prayer, and this is my cry. I want more of you. Oh, hindi lang patakot takot. I want more of you. We want you, Lord. Separation, Lord. Nazarite, give me faith and virtue, Lord. So in your image, I'll stand. Knowledge and temperance, Lord. In your image, I'll stand. Thank you, Father. And patience, Lord. So in your image, I'll stand. Wonderful God, give me brotherly kindness, Lord. Image, I stand. Oh yes, give me all your love, Lord. So in your image, I stand. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh God. Thank you, Jesus! Hallelujah! Help me. Help me, Lord. Help this bride, Lord. Be faithful, Lord. Grow into that image, Father. Glory to glory to glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you. We praise you. We honor you. So ang tawagin sa Pari Joseph para pangunahan tayo sa pagtatapos. Pagitan na isang panalangin. Amen. Sama natin sa prayer, pamilya ni Brother Alan. Amen sa prayer natin ito. Kabutihan, Panginoon. Lord God, sa mga kapahayagan na patuloy mong inihayag sa amin upang, Lord God, lalong masumpungan namin ang aming mga sarili, Panginoon. Ha? Lord, naroon sa lugar na marapat, Panginoon, upang, Lord, kami magamit mo sa iyong kabasan. Salamat po, Panginoon, sa iyong lingkod na aming pastor na ginagamit mo, na patuloy, Panginoon, na Lord God, na nagpapakumbaba sa kanyang sarili, Panginoon, upang mahagampanan rin naman, Lord God, ang ministry na inihatang mo sa kanyang balikat. Bigyan mo po siya ng lakas at katalinuan, Panginoon, ng higit, Panginoon, upang higit na, Lord God, magbigay kaluguran sa iyong banal na harapan ng kanyang ginagawa. Maging ang bawat isa narito, Lord God, Lord, wala po kaming kakayanan sa aming mga sarili. Datapot, eto, Panginoon, ang mga, Lord God, gawa mo sa aming mga buhay na iyong inihayag, Panginoon, ng mga bagay-bagay upang, Lord God, aming matahak, Panginoon, ang iyong landas, Panginoon, upang kami higit na mapalapit sa iyo. Kung paano si Ruth, oh Lord God, ay, Lord God, gumawa ka ng paraan, Panginoon, upang siya ay malapit sa iyo, Ama. Lord God, ang lahat ng ito, Panginoon, Lord God, ay kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Oh Lord God, dakilang gawa mo sa aming mga buhay. Na, Lord God, na minsan, Panginoon, maraming beses na nabigo ka namin, oh Lord God, sa aming mga gawa, Panginoon, sa aming mga pagdidesisyon. Datapot, Lord God, ang iyong biyaya, Panginoon, ay hindi nagbago sa bawat isa sa amin. Lord, marami pong salamat sa Lord congregation ito, Ama, na Lord, pinakakaisa mo kami sa Espiritu, oh Lord God, upang, Lord God, higit na may pamalas mo, Panginoon, ang mga dakilang gawa, ang liwanag mo, Panginoon, Lord God, sa pandako, Panginoon, magamit mo ang iglesyang ito, Lord God. Hallelujah, Lord God. Marami pong salamat. Lord, amin pong inaalal, tinataas sa iyo, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Alan, Lord God, ang kanyang pamilya sa oras na ito, Ama. Lord, marahil nalilito sila, marahil kung ano, Panginoon, ang nangyayari, Panginoon, sa kanila. Lord God, sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, all things work together for good of them that love God
Ikaw ang tanging nakakaalam, Panginoon, kung ano ang layon mo. Lord God, aking naisip, Panginoon, kung ano ang magiging sitwasyon ng mga tupang iyon, Lord God, na pagkatapos, Lord, na matiis o dama, narito, Panginoon, nawala yung pastor. Lord God, alam mo kung anong higit na makakabuti at higit na mangyayari, Panginoon, upang, Lord God, maganap ang iyong kalooban. Lord, itinataas ko ang mga kapatira na nandoon sa Surigao. Lord God, ito po, hindi po, Lord God, sinadya, Panginoon, na ako'y maparoon, masaksiyan ko kung anong nangyayari. Lord God, kalooban mo, Ama, upang Lord God, magbigay rin ng mga kalakasan sa akin, Panginoon, personally, O God, na ang mga bagay na ito, Lord God, pinapahintulot mo, Lord God, upang Lord God, higit na magdesisyon ako na isuko sa iyong lahat ng aking buhay. Lord God, naway ang mga pangyayari ito, Panginoon, maging karanasan, O Lord God, maranasan ng bawat isa, Panginoon, upang Lord God, higit na magtiwala sa iyo, higit na magpahinga sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako, Panginoon. Lord God, alam namin lahat ng ito, Panginoon, ay para sa amin, Ama. Lahat na ito ay tinakda mo, Panginoon, upang Lord God, higit naming magawa, Panginoon, ng iyong sakdal na kalooban. Lord God, kami mag-iwahiwalay at sapat, Lord God, mananatili sa aming mga puso, Panginoon, ng mga salita na aming napakinggan. Marami pong salamat, Lord God. Ikaw po ang Lord God, maluwalhati sa aming mga buhay. Sumayong kapurihan, igawad mo po ang iyong pagpapala sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Thank you, Lord. God bless you. Amen. Ruth, magpahinga lang kayo sa pangako ni Lord. Amen. Kamayan tayo sa isa't isa. Hallelujah. Is uniting with her kinsman Redeemer. This is the harvest time. We see the Lord of the harvest appear. But to call me to even hear, this is my prayer. This is my prayer. This is my cry.